Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Sebio at ang bertud ng gawi-gawin. Ikasyam na tagpo. Pakinggan natin. Naging tahimik ang takbo ng pagpapalaot ni Namang Sebio at ng bangkero. Wala ring ibang maririnig kung hindi ang ingay ng pagsagwan at ang marahan na tunog ng alon na bumabangga sa katawan ng bangka. Habang lumilipas ang bawat minuto, paunti-unti na ring lumalapit sa isla ang bangka. Subalit hindi mapakali si Mang Sebio. Na nakaupo sa likurang bahagi ng bangkero. Sa pag-usad ng bangka, nakaabot na sila sa gitna ng dagat. Kung saan mahamog na bahagyang nakakabulag sa paningin. Pinapakinggan lamang ni Mang Sebio ang takbo ng oras. Hanggang sa nagsalita ang bangkero. Maraming usap-usapan na hindi na nakabalik ang mga dayong dumayo sa isla Binlad. Dahil daw sa aswang, sabi nila. Pero alam mo ba, hindi aswang ang dahilan ng kanilang pagkawala. Sambit ng bangkero na hindi man lamang nag-abala na lingunin si Mang Sebio. Napabuntong hininga na lamang si Mang Sebio. Kahit na hindi pa yon sabihin ng bangkero, alam na niya. Dahil habang nasa pampang pa lamang sila, napapansin na niyang may kakaiba rito. At hindi nga siya nagkamali. Dahil ngayon ay unti-unti na niyang nararamdaman ang kakaibang lakas ng bangkero. Nasundan niya ng tingin ang bangkerong tumayo matapos itigil ang pagsagwan. Umayos ito ng tindig at mahigpit na hinawakan ang sagwan. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi aswang ang dahilan ng pagkawala ng mga dayo. Dahil bago pa man maihatid sa isla ang mga pasahero, kinain ko muna ang kanilang kaluluwa. Uwi ka ng bangkero at sabay hinampas si Mang Sebio ng sagwan. Agad kumilos ang mga kamay ni Mang Sebio upang sanggain ang sagwan na kumunti ka ng dungapo sa kanyang ulo. Pag-angat niya ng tingin sa bangkero, unti-unti na itong nagbabagong anyo. Bahagyang lumaki ang pangangatawan nito. Pinapalibutan ng kaliskis ang buong katawan. Naghahabaan ang mga kuko na may tatlong daliri. Meron tatlong naglalaki ang palikpik sa likod. Walang mga tinga. Subalit merong butas sa magkabilang gilid ng ulo. Nagkulay luntian din ang mga mata nito at may tumutulong malalagkit na likido na lumalabas sa tila ilong nito at meron ding nagliliitang butas ang katawan. Kaagad itong sumugod kay Mang Sebio sa pamamagitan ng pagbuga ng malalagkit na likido. Mabuti na lamang at maliksi ang huli at nakailag. Nasa magkabilang dulo na sila ng bangka. Magkaharap. At masamang nakatitig sa bawat isa. Ngumingisi-ngisi pa ang bangkerong halimaw. At pagkuwait tumalon sa tubig. At saka itinaob ang bangka. Subalit hindi nagpa-apekto si Mang Sebio
at kalmadong nakatungtong sa bangkang tumaob. Napailing-iling na lamang si Mang Sebio. Wala sana siyang balak makipagbakbakan sa bangkero dahil may mas mahalaga pa siyang lakad. Ngunit dahil mapilit ang isang to, kanya na itong pinagbigyan. Tumungtong din sa kabilang dulo ng tumaob na bangka ang halimaw. At walang pag-aatubiling, hinamon si Mang Sebio. Alam kong hindi ka normal. Dahil pare-pareho lang tayo ng pinanggalingan. Isa ka rin halimaw. Gawi-gawin. At dahil magkaharap na tayo ngayon, hindi na ako makapag-aantay na makain ang kaluluwa mo. Mapasaakit ang iyong kapangyarihan. Buong lakas na wika ng bangkerong halimaw. Umaalingaw-ngaw pa ang kanyang boses at walang ano-anong sinugod si Mang Sebio. Ngunit sa kasamaang palad, bigla siyang nanigas matapos lamang ang ilang hakbang. Unti-unting nararamdaman ang pag-init ng sikmura at ilang sandali lamang, nag-uunahan na sa paglabas sa kanyang bibig ang kulay berding dugo. Pagkatapos ay dahan-dahan pagkatunaw ng katawan na parang sa kandila. Hindi nagtagal, nagsipagtalsikan na kung saan-saan ang pira-piraso na itong katawan. Napailing na lamang si Mang Sebio sa sinapit ng bangkero. Kung tutuusin, pareho lamang sila ng pinanggalingan. Parehong mga halimaw. Nakalaban din ang mga aswang. Ngunit mas piniling maging sakim sa kapangyarihan ng bangkero. Kung kaya't tinapos na ni Mang Sebio ang kasamaan nito. Inayos ni Mang Sebio ang bangkang tumaob at pagkatapos ay dahan-dahang nagsagwan upang makausad. Pagkadaong sa Isla Binglad, bumungad agad ang hindi mabilang-bilang na mga bungo at mga kalansay, mga labinang biktima ng bangkerong halimaw. Napabuntong hininga na lamang si Mang Sebio sa sinapit ng mga kaawa-awang mga biktima at nagpatuloy na sa paglakad. Habang binabaybay ni Mang Sebio ang daan patungo kay Gastor Hilaya, napapansin niya ang paggalaw ng hangin. Galaw kung saan may aswang na nakakubli. Dumiretso lamang siya sa paglakad at binaliwala na muna ang nakasunod. Pero pagdating niya sa bandang unahan, sa tapat ng puno ng malaking balete, pinalilibutan ito ng nagliliitan at naglalaki ang baging. Humarang sa kanyang daraanan ng dalawang aswang. Mataman itong nakatitig sa kanya at napakasama ng tingin. Nanunuot pa sa kanyang pandinig ang paglalangit-ngita ng mga ngipin nito. At hindi na nga pinalipas ang ilang sandali, sumugod na agad-agad. Tumabi sa bandang kanan si Mang Sebio upang ilagan ang nagtatalimang mga kuko ng unang aswang na sumugod. Napayuko naman siya upang maiwasan ang pangalawang aswang at ng kanyang mahawakan ito. Wala nang kawala ito. Ang mahahaba na itong bias ay walang atubiling binalik. Hindi na nakakinos pa ang pangalawang aswang nang tapusin namang Sebio sa pamamagitan ng pagbali ng leeg nito. Pinilipid pa ang ulo. Bahagyang napangiwi si Mang Sebio matapos maramdaman ang pagbaon ng mga ngipin ng isa pang aswang. Dinambaan siya nito mula sa kanyang likuran at kinagat sa kanyang balikat. Kahit na bumaon na ng todo ang mga ngipin nito,
Hindi ito alintana ni Mang Sebio. Hinablot niya ito sa leeg. At walang pag-aalinlangan na inihambalo sa lupa. Napadaing na lamang ang aswang. Matapos tumagos sa tagiliran nito ang nakausling sanga. Mas lalo pa itong napahiyaw nang bunuti ni Mang Sebio ang nakauslipang sanga sa tabi at isinaksak pang muli sa kanan nitong dibdib. Nakikiusap ang aswang habang nagpupumiglas, nagmamakaawa. Subalit mas lalo pang diniinan ni Mang Sebio ang sanga at lalo pang sumambulat ang dugo. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Huwag mo lang akong patayin. Pagmamakaawa pa ng aswang. Sa kalagitnaan ng paglabasa ng dugo sa kanyang bibig. Hinugot ni Mang Sebio ang sangang nakabaon sa dibdib nito. At hinayaan itong makahinga saglit. Sang kumakikita si Gastor Elaya. Kaagad na naapatingin ang aswang kay Mang Sebio. Kahit pa man sa pananakit ng katawan, ay napatayo ito ng pilit. At agad na papaluhod. Gawin. Nanginginig na itong turan. At natatakot ng iangat ng tingin. Ituturo ko sa inyo ang daan papunta kay Gastor. Pero, patawarin niyo ako. Naikuyom na lamang ni Mang Sebio ang mga kamao. Kasabay ng pagtitiimbagang at paghugot ng hininga. Wala na siyang panahon pa para makipagkasundo sa kahit na sino. Dahil ilang oras na lamang din, sasapit na ang bukang liwayway. Oras na nakatakdang gumalaw ang mga alagad ni Gastor na silang sasalakay sa buong bayan at sa karatig bayan upang makapambiktima muli. Nangyari na ito 10 taon na ang nakalipas. Maraming tao ang nagbuwis ng buhay sa pangyayaring ito. Hinawakan ni Mang Sebio ang aswang sa balikat at saka itinayo. Pagkatapos ay hinayaan itong igiya siya sa daan kung saan matatagpuan si Gastor Elaya. Sa gawing kanluran ng isla, naroon ang napakalawak na baluwarte ng Gastor. Sa kanya naman ang buong isla. Sa pag-angkin niya dito. Ngunit ang sa gawing kanluran, doon siya mismo naninirahan. Nakatirik dun ang malaking bahay na sa sobrang laki ay hindi mabilang-bilang ang kwarto. Sa labas ng mansyon, nagkalat ang mga tauhan na itong aswang. Nakabantay sa pali. Ang iba naman ay naghahanda para sa paglusob sa sangkatauhan sa pali. Sa gawing kaliwa, ang mismong kwarto ni Gastor Elaya. Alam kong makapangyarihan ka dahil napatunayan na ninyong gawin-gawin ang inyong kakayahan sa mga nagdaang dekada. Ilang lahi ng aswang na rin ang napatumbad ninyo. Mas maraming taon si Gastor, lalo ngayon. Kupra! Salamat. Maiksing tugon ni Mang Sebio. At hinawa ka na sa balikat ang aswang. Pagkatapos ay walang kung ano-anong inihagi sa harapan ng mansyon ni Gastor. Kaagad namang naagaw ang atensyon ng lahat ng tauhan ni Gastor. At walang salisiritang pinagtulungan ng aswang. May patakaran din kasi si Gastor na kung sino man ang mapapagawi sa kanyang baluarte, mapatao man o aswang, ay hindi hahayaang mabuhay. May pakay man o wala. Mapapakinggan man o hindi.
matapos pagsaluan ng mga tauwang aswang. Ang ibinatong aswang ni Mang Sebio. Kaswal na naglakad si Mang Sebio, papalapit. At sa marahan na paraan, kinausap ang mga bantay. Pakitawag si Gastor. Pakisabi, naghahantay ako. Sa halip na pakinggan at tumalima sa kanyang iniutos, isa-isang lumapit sa kanya ang mga ito. At kanya-kanyang palit ng anyo at sabay-sabay na sumugod. Napabuntong hininga na lamang si Mang Sebio dahil napapagod na sa paulit-ulit na laban. Ang nais niya ay makaharap na si Gastor. Nang masimulan na ang kanilang pagtutuos, sa sabayang pagsugod ng mga tauhang aswang ni Gastor, para lang isang laro ang laban. Tila nasa isang entablado at sumasabay lamang sa indayog ng musikang nakasalang. Ngunit sa bawat paggalaw ni Mang Sebio, mga aswang ang nagsisipagtumbahan, nalalagutan ng hininga. Sa patuloy ng paggalaw at pag-ilag, unti-unting nabawasan ang bilang ng kalaban hanggang sa wala nang matira. Pasimting pinagpaga ni Mang Sebio ang magkabilang paalad na nabahira ng mantsa ng dugo ng mga aswang. Matapos pasadahan ng tingin ang lawak ng lupang naabunuhan ng pira-piraso't lasog-lasog na bangkay ng mga aswang, lahat ng damo rito ay nadiligan ng dugo ng mga aswang. Umilis ka! Pasasabugin ko ang bungo mo! Biglang may nagsalita mula sa di kalayuan. Napangat ang tingin ni Mang Sebio nang marinig ang boses na yun. Sa puntong ito, mas lalong umigting ang puot sa kanyang kalooban nung maalala ang mga nakaraang sagupaan sa iba't ibang panahon at dekada. Dahan-dahang lumingon si Mang Sebio. Buwat sa pinto ng mansyon, nakatayo ang isang tigasing lalaki. May hawak na baril na nakatuon sa ulo ni Mang Sebio. Tatlong dekada nang huli kitang makita, bata. Mahinang saad ni Mang Sebio. Pero sapat na ang kahinaan yun upang makaabot sa pandinig ni Gastor. Iyakin ka pa nun. Uhugin. Ngayon, matigas na ang mga buto mo. Kumunot ang noo ni Gastor, senyalis ng pagtataka kung sino ang kaharap at kung bakit siya na ito kilala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy pa si Mang Sebio. Kahit kailan, ang titigas ng bungo ng angka ninyo, kahit noon pa man, pamilya nyo ang naging mortal naming kaaway. Mula sa mga ninuno mo, Don Tiago, Juan Antonio, Don Graco, Don Pilimon, at ang iyong ama na si Galor. Ngayon, ikaw naman, Gastor. Mas lalo pang kumunot ang noo ni Gastor sa mga narinig. Mas lalong napahigpit ang kanyang kapit sa gatilyo. At mas lalo itong itinuon sa uluhan ni Mang Sebio. Dahan-dahan namang naglakad pang palapit si Mang Sebio. At
tumigil matapos mag-iwan ng iilang distansyang pagitan. Nagkatitigan ang dalawa at namayani ang katahimikan sa pagitan nila sa loob ng ilang sandali. Matatalim ang kanilang tinginan. Walang ibang dahilan kung hindi ang kagustuhang mapatay ang isa't isa. Ilang sandali pang lumipas, binasag na ni Gaston ang katahimikan. Kung ganon, ikaw ang gawi-gawi na pumaslang sa mga ninuno ko. Naglalangit nita ng mga bagang ni Gaston pagkasabi nun. Ngayon, ako ang tatapos sa'yo! Sunod-sunod na putok ang pinakawala ni Gaston. Inubos niya ang laman na bal ng kanyang baril. Ngunit laking gulat niya. Hindi man lamang nakaabot sa balat limang sebyo ang mga yun. Tinunaw ito ng hangin. Napating pa siya sa awak na baril na may buong pagtataka at sa muling pag-angat ng tingin. Ganun na lamang ang paglabasan ng mga ugat sa kanyang noo at leg. Matapos sakalin siya ni Mang Sebio. Kakainin mo ang sinabi mo, Gaston. Kakainin mo! Malakas na wika ni Mang Sebio. At ibinalibag si Gaston sa hangin. Sa sandaling ito, sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi katulad ng mga naunang aswang. Dahil malakas na uri ng aswang si Gaston at kaya niyang tapatan ang lakas ng mga gawi-gawi. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana, maganda at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga silent listeners, lahat po ng mga taga-suporta po natin, mga OFW listeners at mga nagpadala po ng mga kwento at mga writers po natin, maraming salamat po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana at manigong bagong taon sa ating lahat. Nais ko lamang din pong batiin ng happy birthday po si Boss Deepred. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po, Boss. At channel po ni Boss Deepred, Deepred Mystery Files. At yung iHeart, kung may time po kayo, bisita na po yung channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. At kay Boss Baby lang ka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabelle Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Kunsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sa Ron Pilapid, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Tapos Lia Estoque, shoutout. Tapos Edison Velasco, shoutout. Tapos Roddy TV, may time po kayo, bisita na po siya na po ni Boss Roddy TV. Vlogs na po sa Mountain Bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss din po si Yumi, Boss. Shoutout sa Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita na po sa channel ko. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo.
Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Mamaya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansin, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel. Itayin po kayo, bisita ng channel ko ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May itayin po kayo, bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopa Ibertuto, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Plokski, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ng Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Maliling, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Cho GD, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, hindi po kasi ang bedtime stories, bisita lang sa channel po nila. Boss Horshi TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelvaro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, Boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cone, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa'yo, Boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, Boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po, like mo at patinid po sa iyo. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.